Maligayang pagbabalik mga tol, update po natin ang laban ni Dimitri Bivol versus Gilberto Ramirez. Katatapos lang ang unang press conference na nangyari sa Abu Dhabi, UAE. Ito ang unang pag-aarap mga tol. Mapapansin na malayong mas matangkad si Gilberto Ramirez. Maagang pinopromote ang laban para sa November 5. Kailangan matinding promotion para bumenta. Ayon kay Dimitri Bivol, isang malaking challenge ito dahil undefeated ang kalaban at mas matangkad sa kanya. Kaya nakafocus lang umano si Bivol dito kay Ramirez. Sinabi naman ni Gilberto Ramirez mga tol, alam niya na matinding champion si Bivol. One of the great champions sa light heavyweight. Tinalo pa niya si King Canelo Alvarez. Pero tiwala daw si Ramirez na kaya niya talunin si Bivol at maagaw ang WBA. Target niya maging champion sa dalawang division. Wika pa ni Ramirez, may record siyang 44 wins, 30 KOs, walang talo. Ito daw ang patunay na kaya niya talunin si Bivol. Sa ibang banda naman tungkol kay Canelo, binanggit ni Canelo sa isang interview, interesado pa rin siya umakyat sa cruiserweight para labanan si Alexandre Usyk. Kung papayag daw si Alexandre Usyk na lumaban sa catchweight ng cruiserweight division, pwede mangyari ang laban. Hanggang cruiserweight lang umano ang timbang na kayang akyatin ni Canelo. Alam ni Canelo na mahirap ito sa kanya pero gusto daw niya ng challenge para makita kung hanggang saan ang abilidad. Ngunit maraming eksperto ang nagbabala kay Canelo mga tol, hindi daw magandang idea na labanan niya si Alexandre Usyk dahil masyadong malaki at mataas ang boxing IQ. Mas magandang gawin daw ni Canelo, kailangan niya i-rematch si Dimitri Bivol, talunin niya muna sa light heavyweight. O kaya labanan niya sina Demetrios Andrade, Germal Charlo at si David Benavides. Pero naunang sinabi ni Canelo mga tol, kung matalo daw si Dimitri Bivol kay Ramirez, hindi na ito papayag sa rematch kay Bivol dahil wala nang hawak na titulo. Samantala nagbigay naman ng payag si Dimitri Bivol mga tol, wala daw muna pakialam kay Canelo kung ano ang plano. Basta nakafocus lang daw sa laban niya kay Gilberto Ramirez. Tungkol naman sa plano ni Canelo laban kay Alexandre Usyk, mas maganda daw kung si Anthony Joshua na lang ang labanan ni Canelo, huwag muna kay Usyk dahil mas delikado. Sa ibang banda naman kay Thurman, muling nagparamdam mga tol. Sinabi ni Thurman na parang Mayweather umano ang sitwasyon niya ngayon. Noong panahon na prospects pa lang si Thurman, lagi daw niya hinahamon si Floyd Mayweather dahil ito ang nasa itaas. Kailangan daw maghamon para mapansin at bigyan ng pagkakataon. Ganito daw ang nangyayari kay Thurman ngayon mga tol. Si Thurman naman ang hinahamon ng mga prospects para pagbigyan ng laban. Nakikita niya ang sarili sa mga batang prospects, parte daw ito ng pagkagutom sa panalo. Kaya nakanda daw lumaban si Thurman kung bigyan ng malaking offer. Target daw niya lumaban ng 3 beses sa loob ng 1 taon. Pero hanggang ngayon mga tol, wala pang balita kung sino ang makakalaban ni Thurman. Pero sinabi naman niya na magkakaroon daw siya ng laban bago matapos ang taon. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol, maraming salamat po.